What's up sa inyo mga boss? So today, nakikita nyo naman front shock yan. Hindi po to bago ha. Ayan. Nakabalot lang. So galing to sa Wave 125. Ayan. Stock to mga boss. So ayan. Ang gagawin natin dito mga boss is try nating i-rebuild para sa next concept natin kay Legendary. Ayan. Pero mukhang wala naman siyang tagas. Pero tingnan pa din natin kung papalitan pa ba yung oil seal tsaka itong dust seal. Pero siguro papalitan ko na. Ayan. Tapos palitan natin ng fork oil, repaint. Dito din no. Repaint na to. So again, galing to sa Wave 125. Ayan, bigay lang sa akin ng tatay ko. Galing to sa Wave 125 namin. So kasi nag-convert kami ng pang wave gilas na 125. So abangan nyo din kapag na rebuild ko na to, nagawa ko na to, na paint, napalit ng fork oil. Abang-abang nyo yung gagawin ko kay Legendary kung maganda nga ba. Tapos syempre sa mga solid dyan na boss natin, sigurado alam na kung ano yung gagawin ko. Tapos baka merong magtanong, ang price nito kung bibili kayo ng second hand is nasa 600, depende sa kondisyon. Buo na yan, pati na tong inner tube, outer tube. Makakakita din naman kayo sa mga surplus. Pero kung replacement, nasa 900, brand new. Kaso ganito lang yung tatak. Ayan, crayon. Kasi bumili na din ako dati. So tapos, bago natin i-rebuild, bago natin i-paint, palitan ng fork oil, linisan syempre. So ititest muna natin yung bounce niya, kung maganda pa. So para makita nyo din na maayos. Okay naman. So yun, kaya ko din pala ginawa to kasi kung okay na sa inyo tong ganitong play, magbabase tayo dito sa stock na fork oil na nasa loob since na wala naman silang tagas. So pero kapag meron ng tagas, halimbawa yung dalawa, back to zero, syempre magtatantiyan kung ano yung mas prepare nyo na bounce. So since na wala naman, kung okay na sa inyo tong ganitong bounce, ito na lang yung magiging basihan natin sa pagpalit ng fork oil. Itong level ng fork oil na to na nasa loob. So yun, basta make sure na wala siyang tagas kagaya nito. So start na nating i-rebuild mga boss. So ito mga boss, Allen type yung dito niya sa itaas. So yung iba, clip yung lock nila, yung pinupush mga boss. So iba to. Tapos ayan, luluwagan na natin to mga boss para mamaya hindi na tayo mahirapan magpaklas. So yun yung tip ko mga boss. Unahin nating luwagan lang ng konti ito. So ang size pala nito is 6mm na Allen wrench or Allen key. So sprayin muna natin ng WD-40 para hindi gaano mahirap. Ito ding isa. Ayan, kung mapapansin nyo. So, sa pagtanggal nito mga boss, medyo mahirap kasing tanggalin to. Lalo na kung wala kayong gato. Lalagyan nyo na lang ng suporta dito. And then Allen wrench. Yun. Yun. Ganun lang. Tapos ganun din yung isa. Tapos sa taas naman. Kung wala kayo pa ding gato,
gumamit kayo ng vice grip. Tapos ibitin nyo banda dito sa taas. Ayan. Ayan. Boss, tanggal. Pwede na natin tanggalin to, mga boss. So alalay lang sa pagtanggal, mga boss, kasi may spring sa loob yan. May chance na tumilapon tong tinatanggal natin. Yun, oh. May pera pa. Spacer. So ayun, hindi ko prepare na nilalagyan ng spacer dito kasi hindi naman accurate yun, mga boss. E di sana sa mga manufacturer pa lang nilalagyan na lang ng ganito. Kaso hindi, diba? So hindi ko prepare yung ganun. Tapos yung lalagyan ng old na park oil. Tanggalin muna natin itong spring. So yun, wala nang laman. Ito lang yung pork oil niya, konti. Tapos marumi na rin. Palitin na talaga. So ganun din yung gagawin ko sa isa. Pero hindi ko napapakita kasi same lang naman. So pwede na natin tanggalin tong inner tube. Kalawang, wala siyang washer. Tapos lilinisin natin ng gas. So tapos tingnan nyo to. Malabo pero ang dami ng dumi, oh. Saka kalawang. So tatanggalin ko muna tong dust seal. Ayan, oh. Tapos itong oil seal. Dumi, oh. So ayun, mga boss, update lang, natanggal ko na. Sinikwat-sikwat ko lang. Pero mahirap kasi puro kalawang na. Tapos yung lock niya, yan, oh. Nasira na. Kinain na ng kalawang. So, tignan ko kung makabili ako ng ganito. Pero, ito na yan. Lilinisin na lang natin ng gas. So, bali, ayan na lahat, mga boss. Natanggal na yung dalawa. Tapos, ang next na gagawin natin is lilinisin lang natin ng gas. So, ayan, mga boss. Lilinisin na natin. Gagamitin ko lang is lacquer thinner. So ayan na, mga boss, nalinis na natin. Baka mayroong magtaka kung bakit lacquer thinner yung ginamit ko na panglinis. Pwede naman kayong gumamit ng kahit na anong gas or panglinis. Kasi ako, kaya lacquer thinner yung ginamit ko, yun lang yung available dito.
So sayang naman kung bibili pa ako. Meron naman ako. So yun. Pansin nyo naman, ayan, no, nalinis naman. Tapos ang next na gagawin natin is patutuyuin lang, and then ipipaint ko na tong mga baso. Ayan mga boss, para sure na mawala yung mga oil, lilinisin muna natin ng tubig na may dishwashing soap. Para sure na mawala yung oil. So tapos after nating niisan, patutuyuin lang natin, and then liliyain na natin mga boss. So ayan mga boss, natuyo na. Ang gagawin natin ngayon is liliyain natin ng wet sand, 400 grip muna. Tapos next is 1000. So ayan na mga boss, niliyan na natin ng 400 grip tsaka 1000 grip na wet sand. Ayan, tapos nalinis ko na din. Pinapatuyo ko na lang, and then ready to paint na. So ayan mga boss, first coat muna tayo ng primer. So bali ayan na yung first coat mga boss. Hinihintay lang natin matuyo. Ayan. So bali papatuyin natin ng 10 to 15 minutes. So ayan mga boss, second coat na tayo. Ang gagawin ko pala dito is 2 coat lang. 2 coat ng primer, 2 coat sa base, tsaka 2 coat sa clear coat. Nasa sa inyo naman yan mga boss kung paano nyo pinturaan, pero the best talaga is 3 coat syempre. So ayan mga boss, napatuyo na natin yung second coat ng primer. Base coat na tayo. Ang gagamitin ko pala is silver. Wala kasi ako nabiling sparkling silver, kaya ito na muna. Tapos ang gagawin ko dito is 2 coat lang din. Each coat patutuyuin natin ng 10 to 15 minutes. So simulan na natin mga boss. Ayan na mga boss, second coat na tayo ng silver. So bali ayan na mga boss, clear coat na lang tayo. Ito. So 2 coat din mga boss. So after ng first coat, patutuyuin natin ng 15 minutes. Tapos yung second coat, kapag natapos natin yung second coat, overnight na natin para mas lalong kapit yung pintura mga boss. So bali yan na mga boss, natapos na yung second coat natin. Patutuyuin na lang natin ng overnight, so bukas na natin i-assemble. So bali ito na mga boss, tapos nakabili na rin ako ng dust seal tsaka oil seal. Ang price nito is 100 pesos, itong dalawa na to. Bali 200, dalawang set. So tapos dito sa paglagay ng oil seal, check nyo yung may marka, ito, ganito. Yung may sulat mga boss. Ayan. Kasi dito sa kabila wala naman. Ayan. Dito lang meron. So ito yung nasa taas. Bali ganyan yan mga boss. Ayan. So bali ganyan. Tapos kumuha lang kayo ng socket na kasing size nito.
Tapos, pupukpukin lang natin mga boss. So, bali ito mga boss. So, take note pala mga boss, linagyan ko pala ng konting oil dito para smooth. Pag nilagay nyo to, lagyan nyo muna ng oil. Yan, ganyan. Yan na. Tapos, make sure na yung may sulat nasa itaas. So ayan, since na wala tayong mahanap na lock, ito na lang muna. Medyo okay pa naman. Ayan o. Yung stock niya. Buti na lang, naputol lang ng konti. Pero pwede pa to. Tapos kung wala talaga kayong mahanap, sira-sira na tong ganito nyo. Mas okay yung alambre na asero. Yung medyo matigas na alambre. So ayan. Mga boss, alam na. Tapos mga boss, nalagay na natin yung lock. Ito namang dust seal. So yung iba mga boss, huli nilang nilalagay to, pero pwede naman lagay na kagad. So yun mga boss, yung isa naman. Yun o, ganun lang. Tapos next is yung telescopic or yung inner tube. So ayan mga boss, since na build na natin to, nalagyan na natin ng oil seal tsaka dust seal, ito naman telescopic yung ibibuild natin or itong inner tube. So kung makikita nyo, bawat isa merong dumping rod na may spring. Ayan. Tapos itong dumping rod na may spring, nasa loob yan mga boss. Ayan. So bali ito yung play nya. Ayan, ganyang kahaba yung play nya. Ito yung naglalaro mga boss. So yun lang. Tapos ito, ito yung spring ng inner tube. Kung mapapansin nyo dito, maliliit yung space, tapos dito naman is malalaki. Sa stock, sa ibaba to, bali ganyan. Ayun. Tapos yung iba, binabaliktad naman para umokay daw yung play. Which is pwede naman. Basta huwag nyo lang lalagyan ng spacer kasi hindi naman talaga nilalagyan ng spacer yan. Pero dito, since nasa stock wala siya, hindi ko recommended na lagyan ng spacer. Okay kung ibaliktad na lang yung spring or lagyan ng magandang oil or pork oil. Tapos pala ang recommended na pork oil, kung wala kayong makitang pork oil, basta 10W. Pwede din yung engine oil na 10W. So tapos lalagyan natin ng konting oil. Konti lang naman mga boss kasi malalagyan din naman eh. Tapos ilalak muna natin. Mamaya ako na ipapaliwanag kung bakit natin ilalak agad kahit na wala pang oil. Ayan, saktong lock lang naman mga boss. So yun. Tapos yung isa naman.
So tapos mga boss, pwede na nating install. Ayan. Tapos lagay na natin yung nut niya sa ilalim. Tapos i-press nang natin mga boss. So yun, kasi ang purpose niyan kaya linak natin dito is para doon, para mailak natin na maayos dito. Kailangan merong spring sa loob para hindi umikot yung nasa loob niya, yung damping rod. So yun lang yung tip natin mga boss. Tapos ganun din yung gagawin ko sa isa mga boss. So ayan mga boss, lalagyan na natin ng oil. Ang gagamitin ko lang oil is engine oil na 10W. Basta 10W okay naman mga boss. Boss, eto. Sinukatan ko na pala to. 73ml yung lalagay ko. Eto. So baka meron magtaka kung paano ko ginawa yon. Eto lang mga boss. So yun. Tapos ang recommended na oil para sa wave na 125 or ganitong front shock is 70.5. Pero nasa inyo naman yan kung gusto nyo dagdagan ng konti. Kaya ako dinagdagan ko ng 2.5, kaya 73ml yung ilalagay natin dito. So ayan mga boss, tapos pwede na natin higpitan. And then ganun din yung sa isa mga boss, hindi ko na ipapakita para mabilis tayo. Tapos higpitan ko lang to mga boss. So ayan mga boss, nalagyan na natin itong dalawa. So try natin mga boss. Ayan no. Tapos, hindi muna natin i-install kay Legendary to. Pero abangan nyo soon. Hanggang dito na muna yung video tutorial na to. Sana meron kayong natutunan about sa pag-rebuild ng front shock. So, yun lang mga boss. At kung bago pa lang sa channel ko, please like the video. Comment kayo na suggestion nyo. Subscribe kayo, syempre. At click yung notification button para every upload ko is ma-notify kayo. Yun lang mga boss. Ride safe.